Hi everyone, in this video, makakausap natin yung kababayan natin na nasa Ontario na pumasok as open work permit dito sa Canada na nagtrabaho sa manufacturing at ngayon ay nagtatrabaho sa turkey farm. Ikukwento niya sa atin lahat kung paano niya ginawa and for sure marami kayong matututunan. Kaya sit back, relax and enjoy and we will begin our interview with Sir John from Ontario. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Narvik Mountain. Pinalik ng park. Turning over. Woo! So, based dun sa, sabi ko kanina, based on experience, lahat tayo iba't iba experience. And your experience mo na sinabi mo sa akin last time is a very interesting na in which pwedeng mangyari dun sa ibang mga kababayan natin coming here in Canada. Based sa inyo, Sir John, paano kayo nag-entry papunta sa Canada? Sino yung mga kasama mo at paano yung ginawa mo? Okay. Last September 2019, nag-ready kami ng papers. October, nagpasa kami ng paper sa BFS sa Pilipinas. November, dumating yung visa. December 24th, Christmas Eve, lipad kami upuntang Ontario. Ang pathway namin, si Mrs. ay international student. Samantalang ako ay open work permit. Kasama namin yung dalawang anak namin. Nung nag-open work permit kayo, kung kasama yung dalawang anak nyo, nahirapan ba kayo nung pagdating nyo rito or nakapasok din sila sa school yung mga bata? Ano yung naging setup ninyo? Pagdating kasi namin ng December 24th hanggang actually almost a month, wala akong trabaho. Kasi nga yung season na yun medyo halos puno ang mga posisyon. So hindi sila nag-e-employ sa experience ko. Tapos yung mga bata, nasa Pinas pa lang kami, nakipag-communicate na ako sa school board na darating kami ng gantong date na sana pwedeng ma-accommodate. O sabi naman nila sa akin na sa Pinas pa, by January pa sila mag-entertain ng enrollees. So hindi ko pwedeng pumunta agad ng school. Hindi ko sila pwedeng dalhin doon, dali mo yung records. Actually, maganda rito sa atin, sa Canada kasi wala kang gagastusin. Tapos, ibang-iba, kasi sa Pilipinas, dati teacher din ako, dadalhin mo yung sa report card, dadalhin mo yung bata, gabayad ka ng ganito, gabayad ka ng ganito. Total dito, hindi. Makipag-communicate sa school board, ipapasa mo dun yung mga ihingi nilang credentials such as birth certificate, baptismal certificate, at saka yung mga vaccine. Yun lang. Tapos, i-schedule ka nila kung kailan ka pwedeng pumunta. Baka mo lang pwedeng dalhin yung mga bata. That's it. Which ganun is napakaganda, di ba? Napakaganda na napaka-easy access lahat nung kailangan mong documents and hindi na yung pipila ka at papahirapan pa yung sarili mo doon sa mga iba't ibang papeles na ipapasa mo. Anyway, nabanggit mo, sir, teacher ka sa Pilipinas. Paano naman si Mrs.? Ano naman si Mrs.? Ano yung course niya sa Pilipinas? Then, ano yung pathway or ano yung, di ba, student pathway? Ano yung naging kinuha niyang kurso dito sa Canada? Okay. Graduate siya ng Environmental Management sa Pinas. Hindi niya naman nagamit yon. Tapos, nag-linya siya ng yung job experience na pumunta siya sa business. And after that, nagkaroon kami ng retail business. So, doon na enhance yung skills niya. Tapos, pagdating dito sa Ontario, ang kinuha niyang course ay unay business co-op. Sa mga kami, business ka-op. Mm-hmm. Tapos, nag-shift siya this time lang ng supply chain logistics. So, connected pa rin sa business. Okay. So, si Mrs., as a student, allow siya sa 20 hours, di ba? 20 hours, pwede siya mag-part-time. How does it work with you na
habang si Mrs. nagkatrabaho and even yung kids nung dumating kayo is nag-aaral. How does it work? Meron ba kayong kamag-anak? Or bakit napili niyo rin yung Ontario? Ano yung naging advantage? Bakit Ontario yung napili ninyo? Blessed kami kasi pamangkin ni Mrs. na una is dito ng isang sem. Mm-hmm. So hindi namin experience yung hirap nung maghanap ng bahay, makitulog, makitira. Kasi nangipag-communicate kami sa kanila na yung hamanap nga ng bahay na, tapos dito na kami magsisettle sa kanila. Doon sa 20 hours, actually, ayoko nga siya patrabahuin. Kasi mahirap din yung student. Tapos may mga bata pa, tapos magtatrabaho pa. So ako lang yung nag-work sa amin. Which is yung okay open naman. Work permit mo is allowable ka na mag-work unlimited hours. Kahit ano, ilang job. Tama ba? Or may restriction pa rin? Ang alam ko, base sa batas, hanggang 60 hours lang. Kasi mamatay na tayo pag umabot na tayo pa sa time 60 hours. Sa doon tayong greedy, magaganon. Pero yun nga, yung sa job ko kasi, sa first job ko sa manufacturing, hindi ka na makaka-double job eh. Dahil car manufacturing yun. Pagod na pagod ka na. Gumagawa kami ng mga cradles ng mga sakyan. Medyo pagod ka na. Eh, okay naman ang income kasi yun, sustain naman namin pati yung pang-fishing. Gano? Tanong ng marami, Sir Janice, gano kahirap makahanap ng trabaho or gano kadali makahanap ng trabaho dito sa Canada? Tingin ko madali lang. Madali lang. Nabasta ng meron doon sa Canada na na-realize ko, huwag kang maarte. Huwag kang choosy, huwag kang picky. Pagka picky ka, feeling mo sa Pinas manager ka, dito sa Canada, hindi ka magiging manager agad. Swerte kapag ka manager ka agad. Pero dadaan ka doon sa baba, sa taas. Bigyan mong sarili mo sa tingin ko ng 1 month para makapaghanap ng trabaho. Pag nag-open ang opportunity, i-grab mo na agad. Kasi ang mahalaga naman dito, may income ka, saka sapat yung income mo. Saka yung dignity of labor dito, kahit na nasa mababang position ka, mataas. Hindi ka sa Pinas na pagka mababa yung position mo, mababa yung sahod mo, kawawa ka dito. Hindi. Tama. And then, kasi sabi nila, yung iba kasi, di ba, nahihirapan sila makakuha ng trabaho kapag mag-a-apply sila from outside Canada, which is very true. Pero once na makaparating ka rito sa Canada, katulad nga ng sinabi mo, Sir Janice, huwag ka lang maging mapili. Trabahuhin mo yung kung ano yung meron, tapos i-work out mo yung gusto mo mangyari pataas. Which is, Sir Jan, na-experience mo rin ba na nagkaroon ka ng hirap sa paghahanap ng trabaho, sa pagpili ng mga trabaho ngayon? Nahirapan ka ba when it comes sa adjustment na from Philippines, pupunta ka ng Canada, maghahanap ka ng trabaho? Kasi there is a language barrier for the meantime na nandito kasi iba yung Canadian experience na sinasabi nila. Iba yung English, Canadian English sa English natin sa Pilipinas. How did you able to cope up doon sa adjustment period na yun? Sa adjustment period talaga, physically doon ako nahirapan dahil sa Pinas teacher ako tapos nagbi-business ako. So more of mental and intellectual lang yung ginagamit natin. Pagdating dito sa Canada, talagang manual labor. Physically demanding. Medyo mahirap, pumayat nga ako actually. Yun lang, sa paghahanap ng trabaho, mas madali rito sa tingin ko bukod sa skills yung i-refer ka. Tama. Mas madali yung reference. Yung ito kaibigan ni ano, sasabihin ng boss, sige kunin mo na yan kasi kaibigan mo naman. Tama. Mas madali yung ganun. Kahit na gano'ng kaganda yung resume mo, tapos wala namang mag-refer sa'yo, medyo mahirap sa tingin ko. Tama. Tama yun, sir. Kasi sa experience ko rin din, nakapasok ako dun sa trabaho ko, it's true referral. Kasi mostly, pag Canadian, mas prefer na nila is yung kakilala mo. Kasi nga, alam na kung paano ka magtrabaho. Kaya minsan, kung magtatrabaho ka, talagang galingan mo. Kasi yung work experience and yung work performance mo will depend doon sa mga taong i-refer mo in the future. Kaya talagang pagsusumikapan mo yun. Yun di ba yung naging experience nyo dyan sa Ontario?
yun ang naging experience ko dun sa manufacturing. Actually, bago ako umalis dun sa manufacturing, parang from mainline dun sa pinakamahirap na trabaho. Na nasa 30 kilos every 5 minutes yung niloload ko na bakal, bro. Oh, wow. Ganun kalaki. Pagbalik nung binalik na nila last parang 3 weeks ago, ginawa na ako sa quality control. So medyo magaan na. So parang medyo pinromote ako ng konti. Kasi nga magaan yung trabaho ko. Taga-check lang ako ng mga weld. Tapos yun nga, nag-resign naman ako kasi nag-open opportunity itong boss ko ngayon na maging full-time ako sa 24. So, before mapunta tayo dun sa opportunity na gagalawan mo na ngayon, sir, ano yung pinaka-main na ginagawa mo sa manufacturing? Anong klaseng trabaho? Gaano kabigat? Gaano kahirap? Or gaano kagaan yung ginagawa mo sa manufacturing? Anong klaseng manufacturing to, Sir John? Nasa company ako, nagmagawa kami ng mga engine cradles, yung front at saka back cradles. Sabihin ko ba yung brand? Pwede naman po. Pwede naman. Okay. Gumagawa kami ng GM, ng Tesla. May Toyota rin yata. Tsaka ng ibang brand. Pero pinakamalaki namin yung GM at saka yung Tesla. So, malalaking, para siyang yung nasa ilalim ng chassis. Siya yung humahawak ng engine. Kapag mas malaki yung sasakyan, mas malaki yung cradle. Siyempre, malaki yung makina. Yun ang ginagawa ko. Niloload ko doon sa robot. Nasa mainline ako. So, yung nga sinabi ko, every 5 minutes, maglo-load ako ng 30 kilos yun. Yung 30 kilos na yan, dapat ma-load ko within 2 to 3 minutes. So, ganun kabilis. Tapos, pahinga ka lang mga 5 minutes. Yun na naman. Routine na rin. Ganun. Araw-araw. Mainit, mabaho, kasi weld. Masaya kasi, very respected yung mga Pinoy dun sa company dahil nasa work ethics natin at saka dun sa hard worker talaga tayo. So, at kung tutusin mo, Sir John, napakalayo ng ginagawa mo ngayon doon sa profession mo sa Pilipinas, which is totally an opposite work, kind of field of work. Pero when it comes naman dito sa Canada, kuloy-tuloy pa rin kahit na ganun yung job mo, iba pa rin yung respeto nila sa isa't isa dahil may trabaho ka kumpara doon sa wala na nahihirapan pang kumuha ng trabaho. Yeah, totoo kasi may mga kasama kami doon, accountant sa Pinas, may engineer, may nurse, may mga teachers. Ganun kaya nagtatawanan nga kami. Sabi namin, kumuha tayo ng 4-year course sa Pinas tapos maglo-load lang tayo ng bakal dito. Yung mga simpleng biruan lang pero pampatanggal lang ng pagod. Totoo yun. So, as an open work permit, nagtra-transition na kayo ngayon sa job na kung saan there is a possibility or there is a big chance na pwede na kayong permanent resident dito sa Canada with your family. So, from the manufacturing, saan ngayon ang papunta mo ngayong trabaho, Sir John? From manufacturing, pumunta ako ngayon sa turkey farm. Dirty farm. Yeah. Ano yung dirty farm, Sir John? Turkey. Turkey farm. Mm-hmm. Turkey, oh, mga pabo. Mm-hmm. So kami yung nagpapalaki kami ng mga pabo. Kasi part ng culture nila yung pagkain ng pabo dito sa Pinas kasi manok lang tayo eh. Mm-hmm. Paano yun? Paano ka nakahanap ng trabaho doon sa industry? Sa agricultural industry? Last March 24, nag-search ako sa Indeed, tapos Indeed.com, tapos sa job bank. May nakita akong vacancy. So, in-applyan ko. Total, wala ako talagang formal experience sa poultry, sa farming. Pero nagbe-breed kasi ako ng aso sa Pinas. So, medyo gusto ko rin yung mga animals. Tapos doon, medyo bata pa ako, alam mo sa setup sa Pinas. Yung bahay mo, minsan may manok. Nung bata ko, nag-alaga ako ng kalapate, nag-alaga rin kami ng pabo, ng itik. So, ayun, nilagay ko dun sa resume ko. After a month, hindi kinalimutan ko na nga siya. Sabi ko, nandito tumawag. After a month, tumawag. Siguro, hinintay lang nila mag-end yung posting sa job bank. Tumawag sa akin. In-interview ako 3 times. Tapos, ayun, bless tayo kasi nakapasok tayo dun sa kanila.
part-time lang munang kinausap ako. Nakita ko sa job bank na full-time yung offer. Pero nung kinausap ako nung may-ari, sabi niya, pwede ka ba mag-part-time to full-time lang muna dahil nga COVID. So, ginarab ko na yung opportunity kasi nakatambay lang ako dito sa bahay. So, mag-earn ka naman kahit mas maliit. Pero, ayun, money is money. So, kahit naman COVID at may natatanggap ka sa government through EI, saka SERB, dagdag income pa rin yun. Which is napakagandang isipin, no? Kahit na na-layoff ka dahil walang production, nagkaroon ng COVID, there is an opportunity in which hindi mo aakalain na pwede pala ako makapasok doon sa industry na yon. At ang malupit pa noon, hindi mo talaga forte. Ang naging ano mo lang doon is yung naging hobby mo sa Pilipinas na nagamit mo dahil tinailor fit mo or ginamit mo lang yung, kumbaga minatch mo lang kung ano yung talagang job na hinahanap nila. Which is na-consider naman yun and napaka-blessing in disguise sa panahon ngayon. Na puro turkey naman ang aalagaan mo, hindi na aso or mga manok. So, with that one, sir, from Turkey Farm, ano ngayon ang ginagawa mo ngayon? Ano yung pinaka-main role mo dun sa Turkey Farm as a part-time job? Ayun, nag-part-time ako dun. Tapos, siyempre, pag nandito ka na sa Canada, you have to think of your strategy kung paano ka mag-PR. Ang pinaka nakita kong pinaka madali ay yung sa AgriPilot. Mm-hmm. So sa AgriPilot, ang ginawa namin, pagbalik namin sa planta ulit dahil nag-resume na yung production namin after a week, nagkaroon naman ng mga job opportunities. Referral din. Sa isang farm, kailangan ng tao. Idagdag ko lang, medyo mataas yung respeto nila sa mga Pinoy dito sa farm kasi nakita nila kung gano'ng ka-hardworking at dedicated, motivated yung mga Pinoy. So, nag-apply ako sa ibang farm. Mm-hmm. Tapos, na-interview na ako, nakapag-farm tour na ako. In na talaga ako, as in, pipirma na lang ako ng contract doon sa ibang farm. Hindi dito sa farm ng boss ko. Ah. Mm-hmm. So, siyempre, bilang ng respeto, sabi ko sa boss ko, boss, nag-apply ako sa ibang farm at almost in na ako. Tapos magre-resign na rin ako dun sa manufacturing company ko. Sabi nung boss ko nung gabi, sorry, gusto ko sana kang i-absorb kita kaya lang COVID. Hindi lang ako yung gumagawa ng decision dito, so something like that. Nung umaga, bro, nung magtutur na ako sa Turkey Farm, nag-text na naman siya, sabi niya, makakahintay ka ba ng Thursday or Friday? Baka meron akong mga offer sa'yo na full-time job. Sabi ko, yes boss, sige, maghihintay ako. Hanggang nung Friday afternoon, ayun, tumawag na siya sa akin. O sige, meron na akong job offer sa iyo. Ito na yung offer na yon. Almost the same din sila ng offer nung kabila. Siyempre, ginarap ko na yung opportunity dun sa boss ko ngayon kasi iba yung na-establish mo na yung relationship. Iba yung family farm sa corporate farm. Alam mo yon. Tapos, though medyo mas maliliit yung tingin ko yung mga benefits dito. Pero iba yung sa akin, hindi lang ito pera-pera eh. Mas mahalaga rito yung trust, yung relationship talaga, yung more than money. Yung pakikisama mo dun sa na-establish mo. And masasabi mo ba, Sir John, na ano ba yung naging puhunan mo doon sa ngayon na sa ano mo, sa boss mo ngayon? Ano yung naging puhunan mo? Bakit ka nila kinoconsider or paano mo nakuha yung position sa from part-time job na naging full-time? And as a family-owned business, ano yung in-establish mo? Ano yung magandang connection na at bakit kanila hinar as a full-time at mabigyan ng magandang job offer? Nung nag-part-time talaga ako, to honestly bro, pagpasok ko dun sa farm, mabaho, mainit, tapos nagpa-power wash ako nung barns nila, iisip ko, ito ba talaga yung job na gusto ko?